Hello guys, gagawa tayo ngayon ng chicken nuts boss. Sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gawin, ito po, panoorin niyo lang po ito hanggang dulo. Ngayon, kumpleto po ito ng ingredients. So, ang ginawa ko lang ay nag-divisa lang ako ng sibuyas hanggang sa maging brown ito. Ayan, at nagtabi na, na rin ako ng malinis na manok para ready na siya. So, ngayon, naging brown na siya. So, malagdag na tayo ng bay leaves at saka dried lemon. Magdadip na rin tayo ng cinnamon stick. At syempre, hindi mawawala yung hell. Siya po yung nagpapapangon. At magdadip na rin tayo ng mismar or cloves, kusbara seeds, cumin seeds. Ayan, at kung gusto mo nang medyo maanghang, so maglagay ka lang ng green chili. Nagiging isa pa sa mo. Ang kapanlasa ng amoy mo. Ayan, nilagyan ko na. Dinagdagan ko lang ng konting oil kasi medyo na-dry siya. Kunti na kapi yung nilagay ko kanina kaya dinagdagan ko lang ulit. Ayan, ready na siya. Tinag-brown na. So, nilalagay ko na yung ano. Ayan, nagdagdag lang ako ng katamtamang asin. Depende sa panlasa mo. Hindi ko na yun sinusukat, nagdepende sa iyo. So, nagdagdag na rin ako ng corkum. Ayan, nagdagdag na rin ako ng tomato. Yung naka-blend na na tomato. So, ayan, tatapos na yung manok. Malapit na siyang maluto. So, magdagdag lang ako dito ng potato. Sabay ko lang siya sa pagpakulo. Pero tatanggalin ko yan. Isiparit ko yan para i-prep. At
check lang natin kung okay na siya, kung luto na. Ayan, medyo okay na siya. Okay na rin yung potato. So, ready na natin salain. So, salain natin yan para yung sabaw na idadagdag natin para sa pagluto ng kanin. Ayan, salain. Ngayon, kasiparit natin yung potato. Yan po din niya. Yung sabaw niya, so yan po yung pinakasabaw na gagamitin natin para sa pagluto ng kanin. Ayan, para masarap yung lasa. Ayan, so isasalang na natin. Pinalagyan natin yung bigas kasi mainit naman siya. Parang kulong-kulong naman siya. So, pwede ka po. Ayan, medyo kulong yung tubig ko. Idagdag ko lang yung bigas. Ubusin ko na lang yung bigas kasi sayang na nang teori nagdagdag ko siya ng mainit sa tubig. So, ayan, dito na yung kanin. Kaya, isasala na natin. Pagkatapos yung isala, isala natin ulit sa mahinang apoy. Habang sinasala natin sa mahinang apoy, nalagyan natin ito ng pampapit. Tawag niya na is saffron. So, habang ayan, nabibisa naman tayo ng sibuyas. Habang hinihintay natin yung manok na ma-absorb yung kulay niya. Ayan. Ang purpose niya sibuyas na yan, nailagay natin sa ibabaw ng kanin. So, ayan, okay na yung manok. So, i-prito na natin. Nailagay dito na yun siya. So, kailangan na siya prituhin. Ano, para tumigas, para magiging crispy kung siya. Ayan, pagkatapos na nanak, ayos na natin sa pag-prito yun. Potato. Parang nagprito tayo ng potato. Prito naman tayo sa kabila ng sibuyas kasama na itong rice. At yung mga ayos. Lagyan natin ang potato kung lagyan na natin ng konting sila ng pera. So ayan, tapos na yung kanin, tapos na ang lahat. So prepare na tayo for the table.